Romel Adugol, pinakadominanteng big man na naglaro sa NCAA during his stint sa San Sebastian Stags at nagpatuloy ang dominant force nito sa International Games, PBL at pati na rin sa second professional basketball league sa Pilipinas before, ang NBA. Matapos sa NBA, dinala ni Adugol ang kanyang popularity at talent sa crowd favorite na Barangay Ginebra na lalong nagpasikat sa kanya. Sa gitna ng gandang karir sa basketball at pagkakaroon ng fit and healthy na pangangatawan, isang dago ang dumating sa buhay ni Romel Adugol nang tamaan ito ng malubhang karamdaman. Tara mga idol at samahan niyo akong pag-usapan ang kwentong PBA ng The General na si Romel Adugol. Bago natin pag-usapan niya mga idol, muli ay mamimigay ako ng NBA jersey bilang pasasalamat sa walang sawang panonood at suportang binibigay niyo sa ating channel. Isang Luka Doncic at isang James Harden ang ibibigay ko for this month of August. Paano sumali? Napakadali lang mga idol. Step 1, mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell ng ating YouTube channel. Pagkatapos, screenshot mo idol. Step 2, paki-like at follow din ang ating Facebook page. Tapos, screenshot mo rin idol. At step 3, pakisend ang dalawang screenshots sa ating Facebook page messenger na Nash Basketball TV. Ganun lang kadali mga idol at kasali ka na. Keep on watching sa ating mga susunod na videos mga idol dahil anytime ay i-announce ko ang mapalad na mananalo. Balik tayo sa ating topic mga idol. Ang 6'6 na si Romel Adugol na tubong Tugigaraw, Cagayan ay pinanganak noong April 21, 1976. Bata pa lang si Romel ay nakakitaan agad ito ng angking tangkad kaya ginamit niya ito bilang advantage sa paglalaro ng basketball. Minabuti ni Romel na tumungo ng Maynila upang sumubok sa malalaking eskwela ng kolehiyo dahil alam naman niya na walang future sa kanilang lugar pagdating sa basketball. Unang pinuntahan ni Romel ang San Beda para sana mag-try out pero hindi ito pinapasok ng guard dahil galing probinsya at may daladalang bayong itong si Romel. Hindi nawala ng pag-asa si Romel Adugol hanggang nakapag-try out at nakuhang player sa San Sebastian. Dahil dyan, pinangunahan ni Romel ang 5-peat o 5 consecutive NCAA Basketball Championships ng San Sebastian Stags during 1993 to 1997. Grabe ang kasikatan ng mga players that time. Nakakasama ni Romel Adugol sa San Sebastian Stags ang ilan sa mga naging PBA players din na sina Rodney Santos, Banjo Calpito, Jasper Ocampo, Ulysses Buboy Tanike, Brickster Encarnacion at Romel Daep. Taong 1997 naman ay nakapaglaro si Adugol sa Philippine Basketball League para sa koponan ng Chowking at itinanghal na Most Valuable Player sa PBL Makati Mayor's Cup. Taong 1998 naman ay bumukas ang oportunidad para kay The General dahil na-offeran ito na maglaro sa NBA. Naglaro si Romel sa koponan ng Manila Metro Stars at naging katawang niya dito si Alex Compton. Taong 1999 nang makuha ng Manila Metro Stars ni Adugol ang championship at nakuha niya ang mga awards na Playoff MVP at Finals MVP. Sa sumunod na taon, year 2000 nang tanghalin si Adugol na NBA Most Valuable Player. Taong 2001 naman nang mag-merge ang Manila Metro Stars at Batangas Blades at nag-champion muli ang koponan ni Romel Adugol sa second phase ng season. Very formidable ang lineup dahil dito ay nakasama ni Adugol ang mga nakapaglaro rin sa PBA na sina Eddie Laure, Tony Boy Espinosa, Jeffrey Sanders at syempre ang kanyang buddy na si Alex Compton. Sa sumunod na taon, 2002, ay nalipat si Romel Adugol sa Osaka Pangasinan Waves at ito na ang huling nilaruan ni The General sa NBA dahil nahinto na ang liga. Pagdating naman sa International Games, maraming beses na naglingkod si Romel Adugol para sa ating bansa. 1994 nang unang salta ni Romel sa Philippine team nang mapasama siya sa 99 Under FIBA Asia Championship. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang Team Pilipinas sa 4 consecutive Southeast Asia Basketball Association Championships, 1998 to 2001. Muling bumandera si Adugol sa national team at nagbigay ng 3 consecutive Southeast Asian Games gold medals, 1997, 1999 at 2001. Si Romel ay 3-time member din ng FIBA Asia All-Star Selection, 1997, 1998 at 2000. Dahil sa pagkawala ng NBA, taong 2002 ay napilitan maglaro si Romel sa Philippine Basketball League at muli ay nanalo ito ng MVP Award.
During that time ay matunog na ang balibalita at usap-usapan na maglalaro na sa PBA si Romel Adukol. At pagdating ng 2003, sumali na sa PBA draft si Adukol at nakuha siya ng most popular team sa PBA na Barangay Ginebra bilang second overall pick. Grabe ang tuwa at excitement ng buong Barangay Ginebra dahil napakalakas ng lineup nila that time. Andyan ang The Fast and the Furious na sina Mark Kagiwa at JJ Helterbrand. Lalong naging solid ang front court ng Barangay Ginebra dahil sa tambalang Romel Adukol at Major Payne, Eric Menk. Pero hindi agad nagtulik ang Ginebra pagdating ni Adukol at nagantay pa ito ng ilang conference bago mag-champion. Pagdating ng 2004 PBA Fiesta Conference, dito nakatikim si Romel Adukol ng unang kampyonato sa PBA. Minakasan ng Ginebra ang 7-year title drought sa pangunguna ng kanilang import na si Torrey Braggs. Tinalo ng Ginebra ang Red Bull Baraco sa isang best of 5 finals. Lalong matamis para kay Adukol ang unang kampyonato sa PBA dahil kasama niya sa lineup ng Ginebra ang kanyang former San Sebastian Stags teammates na sina Rodney Santos at Banjo Calpito. Back-to-back championships naman ang nasungkit ni Adukol nang muling makuha ang 2004-2005 PBA Philippine Cup. Taong 2006 naman ay na-trade si Adukol sa San Miguel Beermen at sa sumunod na taon, 2007 ay na-trade si Romel from SMB papuntang Red Bull Baraco kapalit ni Enrico Villanueva. Ang nakakatawa dito mga idol ay after 2 days from Baraco Bull ay na-trade si Adukol sa Pure Foods Tender Juicy Giants kapalit naman si Don Camaso. Taong 2008 sa Pure Foods ay dumating ang malaking pagsubok sa buhay ni Romel Adukol nang madiagnose ito ng stage 3 nasopharyngeal cancer. Ayon kay Romel, nagkaroon ako ng lymph nodes during our championships. Ina-expect namin cyst and I took antibiotics for 2 weeks pero wala pa rin. Kaya nag-alala na ang wife ko. Sabi niya, I have to do a biopsy kasi nga nodes ko. Nagbibleed siya tuwing morning. Lumalaki na ang bukol kaya nga. Si James Shop unang nakapansin eh. Ang sabi nga niya na ipacheck ko na. After the biopsy, nalaman nga. Matapos mabalitaan, agad sumailalim si Romel Adukol sa 6 cycles of chemotherapy at 35 sessions ng radiation. Nakabalik pa sa PBA si Romel Adukol para sa Bimig Llamados at nalipat sa Powerade Tigers taong 2012. Ang huling koponan na nilaruan ni Romel Adukol ay ang Global Port Batang Pier taong 2012 to 2013. Pagkatapos niya magretiro ng tuluyan sa larong basketball, agad naging assistant coach ito ng Global Port Batang Pier taong 2013 to 2014. Sa kasalukuyan ay assistant coach ito ng Lyceum Pirates ng NCAA at Blackwater Elite naman ng PBA. Narito ang mga career highlights and awards ni Romel Adukol: 3-time PBA champion, 4-time PBA All-Star, PBA Mythical Second Team, PBL 20 Greatest Players of All Time, 3-time FIBA Asian All-Star, FIBA Asia Club Championship Mythical 5 Selection, 5-time NCAA Philippines Champion, 2-time NCAA Philippines Most Valuable Player, NCAA Philippines Rookie of the Year. At yan ang kwentong PBA ni The General Romel Adukol. Shoutout nga pala kay Dustin Diaz sa pag-request na i-feature natin si Romel Adukol sa ating video. Kung meron kayong mga PBA o NBA players na gusto nyo ma-i-feature natin sa ating channel, ilagay lang sa comment section at pipilitin nating mapagbigyan ang inyong mga request. Hanggang dito na lang mga idol, thank you and God bless and see you on my next video.